Kuha natin ang isa pa nating sumbong na isa man pong ireklamo ni Ms. Rizalyn Alfonso ng San Leonardo, Nueva Ecija. Hindi mo na ipangharas naman po ng kanyang kaibigan patungkol sa usaping pera. Sinubukan po niyang ilapit ito sa barangay, ngunit hindi po nabibigyan ng pansin kung ano nga ba ang puno at dulo nito. Ma'am Rizalyn, sige ho. Pakikwento ho ng mabilisan habang nandito ho si Yusek Martindino. Ako po ay may nais lang po idulog sa problema po namin ng kaibigan ko. Kasi po, ipinabarangay niya po ako, sa kanila po ako nakatira. Simula po na mauwi ako ng Saudi, sa kanila po ako nakatira, nag-stay. Ngayon po, meron po siyang jowa na lagi po niyang ka-video call, ka-text po, na magdamag, pero nakaka-video call niya po, off-cam po. Mag-iisang taon na po niyang nakakausap po. Teka muna, oy, Ate Rosalyn, Ate Rosalyn, teka muna. Ano naman ang kinalaman ni Jowa na ito sa usapin ninyo? Huwag na nating isama yan. Eh kahit na ako kaibigan mo, ito lang naman. Ha? Eh kasi medyo chismis na yan. Pumunta tayo dun sa talagang reklamo mo na maitutulong namin sa'yo. Huwag natin pag-usapan yung mga walang kinalaman. Sa pera pong pangungutang, panggagamit po ng account, ako po yung pinagbibintangan nila po. Tapos po, ako po lagi niya lang pong inuutusan na sasabihin niya po sa akin, Lynn, punta ka kay tita. Bakit ka ako? Understood na daw po yun. Tapos pupunta pa ako sa tita niya, tita, pinapunta po ako ni madam dito. May chat daw po sa'yo. Yun po, nangungutang po. Ngayon po, bibigay na lang po sa akin yung pera. Lagi niya po kasi ako inuutusan sa pagpapadala ng pera, sa pangungutang ng pera, ako po ang nakaprand po. Ngayon po, binabaliktad niya po ako na hindi daw po siya nagpapautang, hindi daw po siya nagme-message ng ganon. Yun po ang lagi niya po sa akin sinasabi sa barangay po. At sinasabi niya po sa akin na sa bahay po nila, may nawawala pong $3,500, $600, saka daw po yung wallet sa kotse. Ang sabi niya po nun sa akin, yung $3,500 daw po, eh nasa asawa niya lang daw po, hindi daw po yung nawawala. Yung wallet daw po, nasa asawa daw po niya, nasa Maynila daw po. Tapos po, Lynn, ano bago ka humaba ah, ano ba talaga ang reklamo mo? Sino ni reklamo mo? At ano ang reklamo mo? Ano ba talaga? Yun nga, marami po kasi siyang ibinablatter po sa akin. So, nire-reklamo mo dahil nire-reklamo ka? Opo. Ayun ang reklamo mo? Na dinala po ako sa barangay po. Pinasundo na lang po ako sa patrol bigla. Wala po akong pamilya. Kung hindi pa po tawagan yung tito ko, hindi po malalaman na sa barangay po ako. Ngayon po, nagpapaliwanag po ako sa barangay. Hindi po ako pinapanigan. Puro sa kabilang side po. Pagka po ipapaliwanag ko po yung sarili ko. Teka, matanong kita. Anong reklamo sa'yo? Anong kaso mo? May kaso ka na ba? Ang kakasuhan daw po nila ko. Kakasuhan? Wala ka pang kaso. Ha? Wala ka pang kaso. Hindi ka pa na-summons. Ha? Hindi po. Pero, teka po, Yusek Martin. Okay. Yusek Martin, in fairness naman po sa reklamo ni Rizalyn, para po bang bigla na lang siyang aarestuhin? Kasi kahit po hindi aresto yon, yung susunduin ka ng patrol at dadaling ka sa barangay, ay hindi tama yon. Correct. Kaya hindi nga, tama yun. Gusto ko malaman muna kung ano yung reklamo, kung sinampahan siya, at bakit siya kinuha ng barangay at dinala sa barangay hall. So yun, nang gusto kong i-establish. Kaya tinanong agad kita kung meron ng reklamo sa'yo. Wala po. Basta po, sabi po sa akin, doon po ako nakatira sa bahay na kaibigan ko, sabi po ng mga magulang niya, sumakay ka Eka, doon tayo sa barangay at ipa-ENBI kita. Tapos may mga pinananakot po ng mga pulis po sa akin. Ma'am Rizalyn, ganito po, napakinggan ho natin, Yusek, nasa kabilang linya ho ng ating komunikasyon, si Kapitan Christian Mark Ison ng Barangay Castellano sa Leonardo, Nueva Ecija. Sige po, Kapitan Sir Ison, kakausapin ho kayo ni Yusek Martindino. Kapitan, hi Kap. Kamusta po? Yes po, magandang hapon po, Yusek. Okay, anyway, andi dito yung complainant natin na kinuha daw siya sa bahay or kung saan man at dinala siya sa barangay hall. Ayun yung complaint niya at hindi niya kaya tinatanong ko kung anong reklamo. Yusek, ano po ang katotohanan dyan? Una po. Sige po. Sige, Kap, tuloy. Kumbaga po, sabi naman po niya, yung kay...
Yung kaibigan din po niya, yung nagsama sa kanya sa barangay. Kahapon po, nasa barangay na sila nung nagpunta. So Kap, hindi niyo pinasundo? Hindi po siya kinuha. Ayun. Ngayon, sinama siya nung kaibigan niya sa barangay hall para ano, magreklamo. Yusek, nung Sunday po, nung Sunday po, nung 12:40 p.m., nagreklamo na po yung pong kaibigan niya na yon, si Emeline, sa barangay. Na ibinablatter nga siya, na ibinablackmail daw, yun nga sa utang. Kami po, wala po kami dito. Kung ano po yung dumating sa barangay, ibablatter natin. And then Monday po, galing po kami sa munisipyo, nagganap po kami ng badak, kasama ko po si secretary, dumating po sila sa barangay ng past 1 o'clock, nandun na po silang lahat. Dumating po si secretary. Ngayon po, pinakinggan po kung ano po yung mga reklamo tungkol nga po sa utang. Tungkol sa panggagamit ng Facebook, pinagamit yung number para makautang. Update. Yun po yung reklamo ni Emily, nung kaibigan niyang sinasabi niya. And then, siya naman po, pinipilit niya na hindi siya ang may-gawa. Okay. Hindi, gusto ko lang establish, Kapitan, na hindi niyo siya kinuha dun sa bahay nung kaibigan niya. Kung hindi, pumunta sila ng kusa dyan kasama ng kaibigan niya sa barangay hall. Kasi po, kahapon, Joseph, wala po kasi ako kahapon sa barangay hall, dahil kami po ni Secretary, may meeting po sa munisipyo. Inabutan na po ni Secretary sila, nandun na po sila sa barangay hall lahat eh, kahapon eh. Oh, okay. Tanungin natin ngayon, yung ating complainant, kung sino ba yung sumundo sa kanya o pumick up sa kanya, Rizaline? Ma'am, nung Sunday po, sinundo po ako ng 6 na barangay po, sa patrol pa po ako nakasakay po. So, bali, parang pumunta yung 6 na tao ng barangay at kinuha ka, parang ganoon. Opo, pinasakay po ako ng mga magulang nung kaibigan ko, sumama ka eka sa barangay. Yun po agad, sumama ka na. Ayan, sige. Oh. Ayan po, Sir Yusek, ganun pa lang nangyari. Yun po yung kwento nitong si, ano, at anyway, ganito, no? Para mabilis tayo, Evelyn, in the event na kung ano man ang iyong reklamo, andyan naman po para sagutin ni Kapitan, ano? Takap, kung halimbawa tinatanong ko nga kung may kaso na, kung ano sinampahan na ba ng kaso yan para dumaan na ng lupon. Anyway, intayin ko na lang kung ano yung inireklamo ni Emeline. At heads up na lang kita, Kap, ha? Okay? Ang nangyari nga po, nag-settle sila sa barangay na yung mga utang babayaran ni Rizaline. Ay, hindi. Opo, ganito po, Kap. Inadmit niya yung utang eh. Opo, Kap, ganito po. Ang isa po sa reklamo po ni Rizaline kasi, yung pagkuha po sa kanya ng mga tao ng barangay. Kap, hindi po tama yun eh. Dapat po, pwede po siya na invitation through letter, di ba? Subpoena po yan. Pero yung para po ipa-pick up niyo po siya, kasi lalabas po yun, parang inaresto po ninyo siya. Warrantless arrest yun. Kapitan, ganun po ang reklamo ni Rizaline. Aba. Opo. Paki ano na lang po, paki asikaso na lang paki, po. Ano? Pakaklaro ko na lang po doon, sa sumundo talaga, ma'am. Ayan. Opo, at saka, opo. At saka yes, paimbestigahan na rin po, Rizaline. Yes, hello, po, yes, Rizaline. Po. Oh, medyo ganito. Inadmit mo naman daw yung utang mo. Ganito po 'yun, ma'am, kasi kaya po inako ko po na ako po ang magbabayad. Paano po dinidikdik mo ako ng sekretarya po nila na ikaw eka ang kumuha ng pera, ikaw eka ang habulin. Sige, ganito, Rizaline, ano? Ikaw ba yan nakatira pa dyan sa bahay ng kaibigan mo? Na po, umuwi na po ako sa amin po. Oo, kasi hindi mo na siya kaibigan, mag-aaway na kayo. Opo. Sa susunod, talagang ganon. Ganito po, Yusek Martin. Ito po, mga kasambahay, ang payo ko lang po, ha? Pagka yung kaibigan mo, huwag mong uutangan. Kasi siguradong masisira ang pagkakaibigan. Totoo, tsaka siya pa taga-kuha. At tsaka hindi, huwag, dapat sa mga pagkakaibigan, walang involved na pera. Right. Yan ay mga leksyon na sa buhay natin, yan, ano, Ate Chrissy. Ngayon, Ate Chrissy, dahil mahal kita, dahil kaibigan kita, hindi kita uutangan. Oo, huwag ka rin mahumutang sa akin dahil hindi kita mahumutangin kasi mag-aaway tayo. Ayan. Thank you. Okay. Huwag po kayong bibitaw sa linya. Rizaline, ano, mabuti naman na umuwi ka na doon sa inyo. Yan, tapos yung mga chismisan, medyo iwasan natin yan. Ayan, kanina nag-uumpisa pa lang, chismis na.
Huwag po kayong bibitaw. Kahit na may personal knowledge ka, buhay ng kaibigan mo yun eh, bayaan natin siya. Huwag po kayong bibitaw sa linya at kakausapin kayo ng ating Action Center. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Rizaline Alfonso ng San Leonardo, Nueva Ecija. Kap, salamat po sa pagsagot.